So, ayun, hello everyone, I'm Bricks. Actually, this is not my content anymore in my YouTube channel. But I made this video because maraming nagtatanong doon sa pinost ko sa iPhone Users of Philippines group kung paano daw ayusin yung control center ng iOS 18. Kung paano magkaroon ng separate Wi-Fi on and off. Kung paano mapaghiwalay ang on and off ng hotspot, ng Bluetooth. So, yan yung gagawin tutorial natin ngayon. So, quick tutorial lang to. So, tara! So, ayun, this is now the control center of my iPhone 11 using iOS 18. So, as you can see here, meron tayong cellular data, Wi-Fi, hotspot, and Bluetooth. Na kapag i-click natin yan, is automatically na mag-on. So, for example, itong cellular data. And then, kapag i-click natin yan ulit, is automatically na mag-off. Same lang din dito sa Wi-Fi. Ayan, one click is on. And then, another click is naka-off na naman. And then same as with the hotspot and Bluetooth na hindi na natin kailangan pang pumunta sa settings para i-disable ang mga ito like sa previous iOS 17. So ang gagawin nating tutorial is riktahan. Hindi na tayo gagawa ng dalawang icon ng Wi-Fi on at Wi-Fi off. Hindi na tayo gagawa ng hotspot on and hotspot off and Bluetooth on at saka Bluetooth off para mas malinis at hindi na siya kakain ng mas malaking space. And now para gawin ito is ang first step natin is hanapin natin ang shortcut ng iPhone natin. So ito, andito yung shortcuts. And then actually, ito na yung nagawa kong shortcuts. Meron tayong hotspot, Bluetooth, and Wi-Fi. So gagawin na lang natin ito ulit for the sake of this tutorial. So, second step is i-click natin itong plus sign sa may upper right corner. And then search Wi-Fi. Since Wi-Fi muna yung uunahin natin. So, ayan. Then click set Wi-Fi. Then long press the word turn. Then click toggle. Then pwede natin siyang i-rename. Click lang natin itong set Wi-Fi dito sa itaas. And then, i-rename nyo siya into Wi-Fi. And also, after nyo ma-rename, you can also change the icon. Ayan, pwede tayong pumili ng icon dito. Click lang natin itong choose icon and hanapin natin ang Wi-Fi icon. And then, para hindi na kayo mahirapang maghanap sa icon, is pwede nyo dito i-search yung Wi-Fi. So, ayan. And lalabas na yung icon dito. So, i-click lang natin to. And then, done. So, ayan, click done. And next naman is same process lang din. Click plus sign. And search naman natin ang Bluetooth. So, Bluetooth naman yung gagawa natin ng shortcuts. So, ayan, click natin tong set Bluetooth. And then, same process. Long press the word turn. And then, click toggle. So, ayan. And then, click set Bluetooth dito sa itaas. And then, again, rename it to Bluetooth. So, hindi na ako makakapag-rename as I said earlier kasi nakagawa na ako ng shortcuts sa tatlong ito. And then, click ulit natin itong choose icon after nyo ma-rename. And then, search nyo ulit dito yung Bluetooth na icon para hindi na kayo mahirapang maghanap. So, ito. And then, click done. And then, same process lang din sa ibang shortcuts na gagawin ninyo like sa personal hotspot. So, ayun, after nating makagawa ng shortcuts is i-add natin ang mga shortcuts na ginawa natin dito sa ating control center. Click plus sign in the upper left corner. So, ayan. And then, click natin itong add control in the bottom part of the screen. And then, scroll natin and hanapin natin yung shortcuts. So, ayan. Click natin itong shortcut. And then click choose. So, ito na yung mga shortcuts na ginawa natin. And ito yung Bluetooth, hotspot, at saka Wi-Fi. And i-add natin to one by one. So, uunahin muna natin ang Wi-Fi. So, click Wi-Fi. And then, that's it. Mag-a-add na dito automatically yung Wi-Fi. So, naging dalawa siya. As you can see, kasi na-add ko na ito kanina. And ginawa lang natin ito for the sake of this tutorial. Para masundan ninyo ang process. Then next is add control ulit.
And then scroll ulit, hanapin ulit natin ang shortcuts. Ayun, so click shortcut. Click choose. And Bluetooth naman yung isusunod natin. Click Bluetooth. And that's it. Mag-automatically add na dito yung Bluetooth. So then, same process lang din with the other shortcuts na ginawa ninyo. So regarding naman dito sa aking cellular data, hindi ko na siya ginawa through shortcuts dahil makikita lang natin ito dito sa add a control. And then, hanapin nyo lang dito yung cellular data. So ayan. And then click. And automatically, mag-a-add na siya dito sa ating control center. So ganun lang kasimple. So I hope nakatulong ito sa inyo. So that's it. And thank you for watching. Bye!